Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral, ang ibabahagi ko sa inyo. Welcome ma'am, pagbati ni Mang Nestor sa mayamang babae na pumasok sa kanilang shop. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang isang guard sa isang sikat at kilalang jewelry shop na kilalang kilala sa iba't ibang parte ng mundo. Mataas ang sahod dito kaya't napagtsatsagaan ni Oselito ang magtrabaho kahit na karamihan sa mga customer ay arugante, lalo pat karamihan ng mga bumibili sa shop nila ay mayayaman. 50 taong gulang na siya at halos 2 dekada na siyang nagtatrabaho rito. Can I help you ma'am? Tanong ng sales lady at sinunda ng mayamang babae na nakasuot ng mamahaling damit. Binantayan ni Oselito ang kilos ng babae. Marami-rami din kasi ang mga customer kaya kailangan niyang magbantay ng mabuti. Siya kasi ang malalagot sa oras na may nawala at may nanakaw sa loob ng store. May daladalang milyones na bagang matanda, kaya masasabi niya na mayaman ito. Bring me the catalog. I want to see if something is worthy to buy here. Utos ng babae, agad namang sumunod ang sales lady. Right away, ma'am. Sagot ng sales lady at agad na kinuha ang catalog at binigay yon sa ginang. You can sit here, ma'am. Alok pa ng sales lady at binigyan ng komportabling upuan ng ginang. Nagtingin-tingin ito sa katalog na kanyang binigay. Have you chosen yet, ma'am? Tanong ng sales lady. Tumingin naman ito sa kanya at tinaasan siya ng kilay. I'm still choosing what to buy. Don't interrupt me. Masungit na sagot nito. Napakamot na lang ng ulo si Oselito. Ito ang karaniwang ugali ng mga aruganteng customer na nagpupunta sa kanila. Pero sanay na siya rito dahil sa tagal niya nang nagtatrabaho sa jewelry shop na ito. At saka kailangan din naman niya ng trabaho, kaya hindi na siya magre-reklamo. Ikaw, kanina mo pa ako iniistorbo ah. Pwede bang huwag kang tanong ng tanong dahil nakakairita ka? Umalis ka sa harapan ko. Galit na sigaw nito. Nagulat naman sila sa biglang pagsigaw nito. Nagtanong lang naman ang katrabaho niya, pero nagalit na ito. Iniwan na lang ito ng sales lady. Sinundan ang tingin ni Nestor ang mayamang babae. Pakiramdam niya kasi wala itong gagawing maganda at manggugulo lang. Ayaw niyang may mangyaring magkagulo dahil makakaistorbo yon sa ibang mga customers. Nagpatuloy sa pagtingin ng katalog ang babae. Binaling na lang muna ni Nestor ang tingin sa ibang mga customers dahil baka kung ano pa ang mangyari at mahirap na sa kanya masisiyang lahat kapag nagkagulo. Pagbalik niya ng tingin sa babae ay may hawak na itong sigarilyo at naninigarilyo. Agad niya naman itong nilapitan saka nagsalita. Ma'am, tawag niya rito. Tumingin naman ito sa kanya at tinaasan siya ng kilay. Binugahan pa siya nito ng usok sa muka. Hoy, what's your business with me? Basungit na tanong nito. Ma'am, bawal po manigarilyo dito sa loob ng shop. No smoking po, kaya kung maninigarilyo po kayo, ay sa labas na lang po kayo manigarilyo. Sita ni Mang Nestor dito. Tinasan siya nito ng kilay at tinulak siya ng marahas. Pinapaalis mo ba ako? Ang kapal naman ng mukha mo. Customer ako dito, kaya pwede kong gawin ang gusto kong gawin. Wala kang karapatan na pigilan ako. Naiintindihan mo ba? At saka, hindi mo ba ako kilala? Isang salita ko lang, tanggal ka na sa trabaho mo. Aroganteng saad nito at dinuro pa si Nestor. Eh ma'am, kung hindi po kayo marunong sumunod sa patakaran, mas mabuting umalis na lang po kayo, saad ni Nestor. Bigla naman itong nagalit at bigla siyang hinampas ng hawak nitong bag. Tarantado ka! Akala mo kung sino ka? Ang kapal na mukha mong paalisin ako dito. Sino ka ba ha? Gwardya ka lang dito. Hampas lupa ka lang. Kaya wala kang karapatan, napaalisin ako dito. Buisit ka? Akala mo kung sino ka? Buisit!
galit na sigaw nito at hinampas pa si Nestor. Pinanood lang ng mga staff at napatulala na lang ang mga customer sa pag-iskandalo ng babae. Wala namang magawa ang mga staff dahil natatakot na madamay sa gulo, lalo pat alam nilang mayaman ang babaeng nag-iskandalo. Siguradong matatanggal sila sa trabaho kapag sila'y nangialam. Ma'am, huwag na po kayong gumawa ng iskandalo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kung manggugulo po kayo, umalis na lang po kayo. Kahit na nasasaktan na, mas pinili pa rin ni Nestor na magpakumbaba. Kahit pa nasasaktan na siya, sa masasakit na salita na lumalabas sa bibig nito, ay nanatili na lang siyang kalmado at hindi pinapatulan ng babae. Inutil kang gwardya ka. Hampas lupa ka na nga. Inutil pa. Ganto ba talaga kayo magpatakbo ng negosyo? Napakapangit ang serbisyo nyo. At ikaw na inutil ka. Sisiguraduhin ko sa'yo na matatanggal ka sa trabaho. Antayin mo lang. Galit na sigaw nito. Ma'am, umalis na lang po kayo. Huwag na kayong manggulo. Please lang po. Saad ni Nestor, hinampas naman siya ng babae. Talaga, aalis na ako sa bulok na store na to. Buisit, mga walang kwenta. Ang chip-chip pa ng mga alahas nyo. Basura. Sigaw nito at padabog na naglakad palabas. Bago ito makalabas ay dinuro pa nito si Nestor. Ikaw na buisit ka. Tatanggalan kita ng trabaho. Tandaan mo yan. Galit na sigaw nito at tuluyan nang umalis. Nang makaalis na ang babae ay lumapit na ang mga staff kay Mang Nestor. Mang Nestor, ayos ka lang po ba? Tanong ng sales lady. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Sagot ni Mang Nestor. Grabe talaga yung mga mayayaman na yan. Napaka-arugante. Purkit may pera. Akala ba nila, purkit mapera sila, may karapatan na silang mamaliit at maapak ng tao? Iritadong saad ng isa pang staff. Huwag na kayong magsalita ng ganyan. Hindi natin alam. Baka may pinagdaraanan lang siya. Kaya siya ganun. Huwag na lang natin siya husgahan. Saad ni Mang Nestor. Napakabait nyo talaga, Mang Nestor. Pasensya na kung wala kami nagawa kanina. Ayaw lang naming madamay sa gulo. Saad pa ng isa. Ayos lang. Huwag nyo kong alalahanin. Sige na, bumalik na tayo sa kanya-kanya natin trabaho. Saad ni Mang Nestor. Gabi na nang matapos ang trabaho ni Mang Nestor, napagpasyahan niyang umuwi sa bahay niya upang magpahinga dahil madami-dami rin ang nangyari. Ang bigat-bigat ng loob niya, hindi niya makalimutan ang masasakit na salita na sinabi ng ginang sa kanya. Napakasakit sa kanya, dami na liit at inapakapakan lang nito ang kanyang pagkatao. Umuwi siya sa bahay nila at doon niya inilabas ang bigat na nararamdaman niya. Hindi niya mapigilang maluha dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nagtatrabaho lang naman siya pero ayon pang matatanggap niya ang pagtrato sa ibang tao. Binuhos na lang niya ang bigat na nararamdaman sa kanyang mga luha. Hinding-hindi niya malilibutan ang mga masasakit na salita na sinabi ng ginang. Ayaw niyang magtanim ng sama ng loob pero grabe ang ginawa nito sa kanyang kalooban. Kaya hindi niya alam kung mapapatawad niya pa ang ginang. Kinabukasan, magang pumasok si Nestor sa trabaho. Ngunit nagulat siya nang hinarang siya ng manager ng store. Pasensya ka na, Mang Nestor. Pero simula ngayon ay hindi ka na makakapagtrabaho dito. Tanggal ka na po sa trabaho. Saad ng manager. Nagulat naman si Mang Nestor sa biglang pagtanggal sa kanyang trabaho. Paano naman pong nangyari yun, sir? Maayos ko pong ginagawa ang trabaho ko. Bakit naman po bigla ng pagtanggal sa akin? Naguguluhang tanong ni Mang Nestor. Pasensya na talaga, Mang Nestor. Pero nakatanggap kami ng reklamo sa isang customer. Gusto kanyang matanggal sa trabaho. Kung hindi ka namin tatanggalin, baka madadamay ang buong store. Kaya sana maintindihan mo ang desisyon namin. Pasensya ka na talaga. Para makabawi ako, ibibigay ko na lang ang sweldo mo ngayong buwan. Pasensya na talaga, Mang Nestor. Paliwanag ng manager. Halos gumuho naman ang mundo ni Mang Nestor. Ang trabaho na lang ito ang inaasahan niya para kumita ng pera at masuportahan ang sarili.
Ngayon ay wala na. Tanggal na siya sa trabaho. Matanda na siya at hindi na siya makakahanap pa ng ibang trabaho. Umuwi na lang siya sa kanyang tirahan. Sobrang laki ng kanyang pagkadismaya. Mahirap lang si Mang Nestor at nakatira lang siya sa isang kubo. Mag-isa na lang si Mang Nestor sa buhay dahil ang kanyang asawa ay namayapa na at ang tatlong anak niya ay may kanya-kanyang buhay na. Minsan na lang itong bumisita sa kanya kaya napakalungkot ni Mang Nestor. Nagpapadala naman ito ng pera sa kanya pero hindi yung sapat para suportahan ang kanyang pangaraw-araw. Ang trabaho na lang ni Mang Nestor ang pinagkakabalahan niya dahil nalulungkot siya kapag mag-isa na lang siya sa bahay. Ngunit ngayon ay wala na, tanggal na siya at wala na siyang mahanap ang ibang trabaho dahil matanda na siya at nagiging sakitin na rin. Hindi na alam ni Mang Nestor ang gagawin niya. Iniisip niya na kung sana ay hindi niya sinita ang mayamang babae, ay sana hindi nangyari ang lahat ng iyon. Pero nangyari na ang lahat at wala na siyang magagawa. Magpapatuloy na lang siya sa kanyang buhay. Hindi naging madali ang pagsisimula ni Mang Nestor. Ginamit niya ang naipon niyang pera para magtanim ng gulay sa bakuran niya para doon na lang siya kukuha ng kanyang pagkain. Ang iisipin na lang niya ay ang bayarin sa tubig. Kahit paano ay nawala ang lungkot niya dahil nababaling na ang atensyon niya sa pag-aalaga ng mga tanim niyang mga halaman. Isang araw na ubusan ang supply ng pesticide si Mang Nestor. Kailangan niyang bumili sapagkat kailangan yon para hindi pamugaran ng mga peste ang kanyang mga tanim. Nakabili naman agad si Mang Nestor gamit ang kanyang lumang bisikleta. Binagtas niya ang kalsada pauwi sa kanyang bahay. Hanggang sa may napansin siyang babae, nakakaiba ang kilos. Pagewang-gewang ito sa paglalakad, tila ba nahihilo hanggang sa bumulagta na lang ito sa sahig ng kalsada. Agad namang nirespondihan ni Mang Nestor ang babaeng bumulagta sa kalsada. Nang makalapit siya ay hindi siya makapaniwala nang makilala ito. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ito ang babaeng ng apak at ng maliit ng pagkatao niya. Ito ang babaeng tinrato siyang parang hayop. Hinding-hindi niya makakalimutan ito. Merong galit sa puso niya pero hindi niya hinayaan na lamunin siya ng galit niya imbis ay ginawa niya ang dapat na gawin ng isang mabuting tao. Humingi siya ng tulong at agad na sinugod sa ospital. Mahina na ang pulso ng ginang kaya mabuti na lang at naisugod ito sa ospital. Pagkarating nila sa ospital ay dinala agad ang ginang sa emergency room. Nalaman na lang ni Nestor na may sakit itong high blood at may sakit sa puso. Siguro nang makita niya ito na naglalakad ay inaatake na ito. Hindi naman agad iniwan ni Nestor ang ginang bagkus ay binabantayan at inalagaan pa niya ang mayamang babae. Sadyang napakabuti ng kanyang kalooban dahil kahit hinamak siya ng babae noon ay nagawa pa niya itong alagaan gayong may sakit ito. Matapos ang gamutan at mahabang pagsusuri, sa wakas ay nagkamalay na ang ginang. Nasa tabi niya ang doktor na nagche-check up sa kanya. Hindi niya maalala kung paano siya napunta sa ospital na yon. Dok, bakit ako nandito? Tanong ng ginang. Inatake po kayo sa puso. Mabuti na nga lang po at agad kayong naisugod sa ospital. Kundi ay baka hindi nyo nakayanan ang sakit nyo. Ang malala ay baka wala na kayo ngayon dito. Sagot ng doktor, hindi naman makapaniwala ang ginang sa narinig. Pwede ko bang malaman kung sinong nagdala sa akin dito? Tanong ng ginang bago pa makasagot ang doktor. Biglang bumukas ang pinto. Ah, andyan na pala siya. Siya po ang lalaking nagdala sa inyo dito sa ospital. Naku, magpasalamat po kayo sa kanya at agad kayong nasugo dito sa ospital. Sagot ng doktor. Nakilala naman agad ng ginang ang lalaki. Ito ang gwardyang minaliit at inapakapakan niya noon. Hindi siya makapaniwala na ito pa ang nagligtas ng buhay niya. Naluha na lamang ang ginang at niyakap si Mang Nestor na punong-puno ng pasasalamat at paghingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Salamat, maraming salamat at patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa iyo noon. Patawad kung minaliit kita noon. Patawarin mo ko, patawad. Puno ng konsensyang saad ng ginang.
Lumambot naman ang puso ni Mang Nestor. Hindi ko alam kung agad ako makakalimot sa ginawa niyo sa akin. Pero napatawad ko na kayo. Sagot ni Nestor, lalong napaluha ang ginang. Maraming salamat. Maraming salamat. Saad ng ginang, lubos ang pasasalamat niya kay Nestor dahil sa pagsagip nito sa buhay niya. Dahil sa ginawang pagsagip ni Nestor sa kanya, nagbigay siya ng malaking halaga kay Mang Nestor at nalaman din niya na kubo lang ang tinitirahan ng lalaki, kaya pinaayos niya ito at pinagawa niya ng mas malaki kesa sa dating bahay ni Mang Nestor. Naging magkaibigan ang dalawa at dahil mayaman ang ali at maraming negosyo, kinuha niya si Mang Nestor bilang gwardiya at kinuha niya bilang personal driver na mas malaki ang sweldo kumpara sa dating niyang trabaho. Sobrang pasasalamat ng dalawa sa isa't isa nang dahil sa isang hindi magandang pangyayari ay mapapalitan pala ng mas magandang pangyayari sa buhay nila.